Okay, welcome back mga boss at maraming salamat sa mga nanood. At ito, meron tayong pag-uusapan ngayon at pasensya na sa mga regular viewers yan na amplifier ang hanap. Pagbigyan lang natin to, kakaunting ano lang naman to eh. Para to sa mga nagtatanong, may mga nagtatanong kasi asa na ba yung mga sample ko dito, mga luma. May mga luma kasi ako dito, hanapin ko mga boss. Kung saan ko na ba nailagay? Ay mamaya na nga. Tuloy tayo dito sa ginagawa natin. Ginagawa. Hindi tayo gumagawa ngayon. Magre-review lang tayo ng mga kadalasang ginagamit nating PL, XLR. Kasi magdi-December na mga boss. Tiyak ko na marami naman magpapagawa ng microphone. At kadalasan ng sira sa microphone kung hindi yung PL, XLR at saka wire. So kadalasan yun lang. So ito, i-introduce ko yung bagong, yung laging gamit natin na Broadway, ito yung Broadway XLR at saka PL o kaya Canon plug o kaya TS, kasi pag ano, pag stereo o balance, ano ba tawag nila, pag TS kasi ganito, tip at saka S sleeve. Ito naman TRS, tip, ring, sleeve. So Broadway yung kadalasang ginagamit natin at minsan may mga customer tayo na naghahanap pa ng mas budget friendly. Pero parang hindi nga din naging budget friendly yung ano eh. So kumuha ako ng Bosca. Nagtry ako ng Bosca kasi kung kukuha tayo ng ano ng mga branded na ano na XLR at saka PL, meron talaga, merong mas mamamahal pa, mga ang presyo niya ay kada isa ata ang halaga na noon, 150 isa. So kung bibili ako noon ng 150 isa, tapos siyempre kailangan naman ibenta ko din ng 150, di ba? Kailangan tubuan ko din. Ganun ang negosyo mga boss. Kailangan may tubo ka. Maging realistic tayo mga boss, o magpakatotoo tayo. So kung nabili natin to ng 50, siguro ibibenta natin ng 50, siguro mga 60, 65, 70, depende sa lugar. Depende sa lugar. May iba hanggang 80. Depende na yan sa tutubuin kasi negosyo yan eh. Hindi mo pwedeng ikumpara yung presyo ng isa sa isang lugar at saka sa ano. Kaya minsan maingat ako sa pagbanggit ng presyo kasi may masasagasaan tayo ng mga nagtitinda din o naghahanap buhay na ganito. Kaya minsan hindi na ako nagsasabi ng presyo kasi iba-ibang presyo eh. Depende sa lugar eh. Tapos may mga customer tayo na hindi nakaintindi, hindi nakaunawa. Lalo na dito sa amin, kwento ko lang. Halimbawa, nabili to ng 50, sabihin, sa raon 50 lang yan. Isa raon yun, marikina na to eh. Alangan naman, halimbawa, binili mo sa raon ng 50, ibinta mo din dito ng 50, di ba? Nagnegosyo ka pa kung ganun. So sa mga customer, makaunawa din kayo kung may kunting patong din yung mga pagawaan o ano. Kasi hinegosyo po yan. Pero wag naman sana, sa mga nagtitinegosyo naman, wag naman masyadong taga o yung sabi nila, putol ang liig. Huwag naman, alam mo, nabili mo na 50, huwag mong ibinta ng 150, pero bahala kayo, negosyo nyo yan eh. Pero huwag naman sobra-sobra ang patubo, di ba? So, tama lang na para, no? So, huwag na natin pag-usapan yung ano, ang topic talaga natin dito, mga budget-friendly na XLR at saka PL. So, dahil hindi naman, ano, hindi, ito budget-friendly para sa akin, budget-friendly na XLR at saka PL, pero pwede na, quality na rin. So, yun. Yun ang magiging topic natin. Kasi kung bibili tayo ng Ampinol nyo, trick, hindi ko alam kung magkano ang presyo nun ha, pero alam ko medyo nasa 100 mataas. So ang pinaka common, meron ditong mas common pa. Ang pinaka common na gamit natin sa ano, ito, pag walang wala talaga yung mga ano, yan, ito. Ito at saka ito. Maganda-ganda na rin, pero merong mas common pa dito, yung wala akong sample dito mga boss eh. Yung ganito, yung kaparis nito, wala nga lang ako dito. Sa lahat ng ano, XLR, ito yung pinakamura, yung ganito. Ito din yung pinakamadaling masira. Ito naman yung medyo maganda-ganda na rin. At pwede na rin. Pwede nyo gamitin sa audio o kaya microphone. So, yan. Tapos ito naman ang kay Bosca. Technically medyo ano mga boss eh. Ang gamit natin Broadway.
pumunta pa tayo sa kay Bosca para makatipid tayo kasi Bosca yun eh. Akala natin mas mura. Yung pala mas mataas ang presyo nito. Kaya tingnan natin. Pero pasok pa rin to sa range ng budget mga boss. So ito yung pinaka-common. Tingnan natin yung mga dulo nila. Buksan natin itong ordinary. So nilalagay ko pa rin to sa ano, sa ordinary. Yan. Ito yung ordinary niya. Yan. Tingnan natin. So ang titingnan mo lang naman dyan mga boss, ayan. Ano ba to? Luminaw ka please. Yan. Manipis lang din yung hinangan niya. Tapos yung ano niya. Kasi ang sira naman sa mga ganito, kadalasan ito lumuluwag, umiikot yan. So try natin si Broadway. Yan. Nga pala si Broadway may iba pang design ha. Ganon din to si Busca. Merong mas mahal pa dito. Kaya lang wala na. Hindi na kinaya. Hindi ko nga alam kung bakit ako napabili na marami niya. Natuwa lang siguro. So ito naman yung laman ni Broadway. Manipis lang din yung hinanga niya. Pero pwede na. Pwede na mga boss. Ayan o. Pwede na. Matibay naman yung ano niya. Saka gold plated na rin yung ano niya. At saka hindi rin basta-basta natatanggal. Okay. Dito tayo kay Bosca. Walang tatak. Alam ko dati mga black snake ay yung binibinta nila doon. So yan. Ito si Bosca. Okay, si Bosca yan. So kuha tayo ng ano, ng comparison natin mga boss. Hindi ko alam kung may gumawa na ng video na to na parang kalokohan ata. Ay, hindi ko. Try ko lang, dagdag content. Pagpasensyahan nyo na ako mga boss. Wala sanang magagalit. Pero may sense ba tong ginagawa natin? Parang wala naman no. Si ano, si quality ng ano, ng ito si Broadway ha. Ito yung sinasabi kong ordinary. Halos same lang sila. Pero kung mapapansin nyo, ah, uti ka lang. Disclaimer, hindi ako dito sponsored ha. Hindi ako sponsored at hindi ako magkakaroon ng sponsor siguro sa buong buhay ko. Unang-una, hindi ako marunong mambola. Na sasabihin, mura na, quality pa, dito na kayo, sobrang lakas ng tunog. Ang galing. Hindi ako ganoon. So, kaya wala akong, hindi ako magkakaroon ng sponsor sa tansya ko. So ayan, paulit-ulit tayo. Yung quality ni Ordinary at saka ni Bosca. Hindi. Si Ordinary para sa akin at saka si Broadway, parehas lang din, naka gold plate lang talaga siya totally. Tapos si ano, kasi kadalasan dito sa experience ko sa ganito, ito napuputol. Siguro mas maganda ang paka-grip nito, mga boss, sa tansya ko lang kasi wala pa akong experience na natatanggal to dito. Ito, may experience na ako na natatanggal talaga itong nakakakalas. Siguro dito. Pero, lamang na lamang sa kanila si ano, si Bosca. Kasi maganda, makapal yung ano nyo. Makapal yung pinakahinangan niya. Tapos makapal din ano nyo. Makapal po. Pati yung grip niya makapal. Kaya hindi siya basa-basa. No? So, panalo. Panalo si Bosca. Sa XLR naman. So, ito yung XLR. Buksan natin. At pasensya na kayo ha. Pagtsagaan nyo na yung video natin ngayon. Hindi ko lang alam kung magkakaroon din to ng ano. Ng maraming views. Pag nagkaroon to ng maraming views. Naku po. Gagawan ko to. Araw-arawin ko ng ganitong content ko. Para umangat-angat naman yung channel natin. Hindi tayo nakausad mga boss. Ayan. Ito yung ano. Hinanga ng ano. Ordinary. Pero pwede na. Pero lumuluwag din to sa katagalan. Lalo na dito. Dito ang problema niya minsan. Pero pag bago, maganda fitting nito. Si ano kasi, talagang maganda. Sa design pa lang, oh. Design. Kung titingnan mo sa design, maganda talaga si Bosca. Oh. Ang ganda ng design ni Bosca. Oh, ni Broadway, oh. Tsaka maganda. Parang professional pang pro. Parang isipin mong pang mamahalin talaga. Tsaka makapal na rin yung pantulak niya o yung pinakalak. Dito kasi iniipit yung wire. Eh. Makapal na rin. Tingnan natin yung ano niya. Yan. Medyo masikip ah. Yan. 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 So kung ikukumpara niya dito kaya no. Makapal na rin siya. Yan o. O. Diba? Malaki na rin at maganda na rin pala yung laman talaga ni ano. Ni Broadway. So solid.
solid para sa akin. Panalo. So, pasok. Si ano naman, si Busca naman, parang maganda rin ng design niya, kulay green, ano. Pero mabigat mga boss, mabigat. Mabigat, solid yung ano niya. Kasi metal eh, metal. Ito si ano, plastic lang to. Ito lang ang metal na, solid din to. Pero ito dalawa, solid. Makapal. Solid yung ano niyo. Solid. Yan. Pati yung ano niya, kumpara natin, asan na ba yung ito kay ordinary? Asan yung sayo? Oh. Ah, ito yung sa ordinary. Ito yung sa kanila pareho, halos oh. Di nagkakalayo. Solid. Ayan. So tingnan natin yung hinangan, yung pinaghihinangan, yan. Yung pinaghihinangan ng basehan diyan. Maganda, gold plated na rin, pero hindi totoong gold syempre. Kumpara natin dito kay ano. Oh. Maganda to. Dito. Halos hindi nagkakalayo, pero mas maganda yung hinangan nito kasi mas makapal. Mas makapal yung ano niya, pero hindi nagkakalayo, pati halos ano lang. Tanggalin na nga natin. Matatanggal ba to? Hindi ate eh. Yan, tanggal ka na. Tanggal na please. Yan. Ayaw mo? Ayaw niya eh. Mga boss eh, ayaw niya eh. So ayan, okay na rin. Sa XLR naman para sa akin, okay to. Sa hinangan ha, sa pinaghihinangan, bit ko. Mas type ko tong Broadway. Pero sa kaha, mas type ko to. Mukhang mas matibay yung katawan. Mas matibay. Puti nga lang pero mas maganda. So yan mga boss. Haba na yung video natin oh. Meron pala ako dito mga luma. Luma na ano. Luma na mga pinagtanggalan ko. Tinabi ko lang para sa ano. Ito produkto din ni Busca. Ito kahit kailan hindi ako nagka-problema dito. Kasi matibay talaga to. Nataon lang na minsan bumibili ako ng ganito, ubos. Mas mura to ng konti kaysa dito sa ano, kaysa pinakita natin dito. Pero yung quality niya halos parehas. Ayan, solid din yung ano nyo. Ayan, solid din yung laman niya. At saka nakaano na siya, oh, naka-fiber na rin siya. Hindi talaga siya basa-basa luluwag. Katulad din ito. Naka-fiber din yan. Kung titingnan nyo yung ano nyo. Ayan. Yan, naka-fiber na rin yan. Solid. Ito ano, Busca din pala to, Busca. Ito naman, hindi ko alam kung saan to galing. Pero mukhang maganda rin laman kasi nito eh. Ayan o, makapal din yung pinaghihinangan niya at mataba. Pero kinalawang na. Yan ang problema. Pag ganyan kasing may kalawang din, wala na yan mga boss. Maglulos na rin ang kontak niya papunta dito. Kasi nakaipit lang siya eh. Yung naka-rematch na yan, nakatusok yan diretso doon mga boss. Wala na rin. Ito anong brand ba to? Alam ko magandang klase din to nani na PL. Magandang klase din to. So try natin. Pinagpalitan din to eh. Natin. So manipis lang yung wire na ginamit. Maganda rin no, makapal din yung ano nyo. Ito ata yung mga tigi 100 mahigit at solid naman talaga pag bibilhin mo. Yan. Ito ata yung mga tigi 100 mahigit na ano na PL. Yan. Sa tansya ko ha, mga presyong raon yun, siyempre. Sinasabi kong 100 mahigit. Siyempre pag nasa ibang lugar na yun, hindi na natin alam kung magkano nila ibibinta yun. At walang bumibili sa akin ng ganito. Bumili ako mga boss dati na mga branded na XLR at saka nito. Newtrik, ano pa ba yung iba? Basta yung pinili ko, alam mo nangyari, binaha na lang, walang bumili. Napakakunat kasi ng mga tao dito sa lugar namin, mga boss. So, yun lang at hindi ko alam kung may napulot na naman kayo dito ano, sa kalokohan na ginagawa ko. Sana may, ano, may nakuha kayong ideya. So, yun lang mga boss, ang ano natin, so far. Sa XLR, the best itong ano.
para sa akin, yung pinaka budget friendly na pwede na. Sa PL naman okay naman, pero pwede naman silang Paris, okay na rin yan, maganda rin, hindi naman nagkakalayo eh. Sa quality ng ano eh, ng saan na ba yun, yung ano, yung isa, yung mahaba, wala na ito, maganda to, hindi na tatanggal. Hanggang dito na lang at maraming salamat, God bless po sa ating lahat.